Maligayang pagbabalik, kaibigan. Sa bidyong ito, pag-uusapan natin kung magkano ang isang ad sa YouTube. Pero syempre, bago tayo tumungo sa topic na yan, ay kung bago ka pa lang sa channel ko at gusto mo ng mga ganitong video ay mag-subscribe ka na para maging updated ka sa mga futures upload natin. Nag-upload ako ng isa o higit pa sa isang linggo at kung meron ka namang gustong ipakwento o di kaya ay pasaliksik ay mag-comment ka lamang sa ibaba ng video ito. Maraming salamat! Sa video na ito ay pag-uusapan natin ay kung magkano ang isang ad sa YouTube, paano magsimula sa YouTube, at paano magkaroon ng 1,000 subscriber. Kapatid, ang lahat ng yan ay tatalakayin natin sa video ito. So tara, simulan na natin. Una, magkano ang isang ad sa YouTube? Alam mo ba na may tatlong uri ng ads? Ang una ay ang non-skippable ads. Pangalawa, skippable ads. At ang huli ay ang display ads. Ang non-skippable ads ay ito yung mga advertisement na hindi mo pwedeng i-skip dahil walang limit ang ads na ito at tuloy-tuloy lamang, hindi tulad ng non-skippable ads kung saan dito ay pagkalipas lamang ng 5 segundo ay pwede mo nang i-skip ang ads na ito. At sa display ads naman ay ito yung makikita mo sa ibaba ng cellphone mo. At kung sa computer ka naman nanonood ng video sa YouTube ay makikita mo ang display ads na ito sa gilid neto. Pero ito ang malaking katanungan dyan, magkano ang isang ad sa YouTube? Ito yun. Alam mo ba na mas malaki ang bigayan ng ads sa ibang bansa kesa sa Pinas? Dahil ang CPM ng YouTube sa Pinas ay napakababa at sa United States naman ay napakataas. Alam mo ba na ang isang ad sa United States ay pumapatak ng $0.010 at kung minsan pa nga ito ay umaabot ng $0.030. For example kapatid, nagkaroon ka ng 1M view sa YouTube at lahat ng yan ay may pumasok na ads. Syempre, $0.010 times 48 equals $0.48. At ito times natin ito sa 1M views na nakuha mo. Syempre, 1M times 0.48 is equals to 480,000 pesos. Ganyan ang maaaring kitain ng isang vlogger sa ibang bansa kapag ang video nila ay nagkaroon ng maraming ads. Pero kapatid, ang isang video ay hindi naman palaging may ads. Minsan kasi wala. Eh kung sa Pinas naman kapatid, magkano ang isang ads? Pumapatak ng $0.001 ang isang ads dito. Syempre, $0.001 times 48 is equals to $0.048. At ita times din natin ito sa 1M views na nakuha natin. At ang kakalabasan ay 48,000 pesos. At pwedeng umabot ng 50,000 pesos ang 1 million views dito sa Pinas. Ganyan ang maaaring kitain ng isang vlogger at yan ang isang value ng isang ads sa YouTube. At kung tatanungin nyo ako kung mas malaki ba ang kinikita ng hindi ini-skip na ads, ay oo kapatid, mas malaki ang kikitain ng isang vlogger kung ang ads na magpapapap sa video nila ay hindi i-skip. At minsan din kasi dalawang ads na magkasunuran kung saan kapag hindi mo ini-skip ang unang ads ay maaring dalawang ads ang pumasok sa iyo. E di pag nangyari yun, mas malaki ang kikitain mo dahil dalawang kumpanya ang magbabayad sa iyo. So kapatid, yan na ang munting paliwanag ko kung magkano ang isang ads. Tumungo naman tayo sa kung paano magkaroon ng subscriber. Eto yon. Kapatid, alam mo ba na marami akong nakikitang vlogger na kung saan mali ang ginagawa nila. Ang pag-comment sa video ng isang vlogger ay maling-mali. Kung saan magbibitaw ka ng mga salitang hug-to-hug or sub-to-sub at kahit ano pa yan. Alam mo ba na kapag nakakuha ka ng subscriber sa mga ganyan, ilang araw o oras lamang ang itatagal neto at mawawala din. Kapatid, dahil ang ginagawa mong yan ay spam kung saan hindi talaga pwedeng gawin dahil nadedetect ito ni YouTube. Kahit sabihin na nating ibang account ang gamit mo dahil si YouTube ay isang computer na kung saan kaya niyang madetect
ang lahat ng data ng isang channel. Kaya ikaw, oo ikaw, itigil mo na ang pag-comment ng ganyan dahil mawawala din naman yan. At eto pa, ang pakikipagsab-tusab. Kapatid, alam mo ba, nagaling ako sa pakikipagpalitan ng subscriber. Naranasan ko din yan, pero huwag laging umasa doon dahil mababawasan at mababawasan ang subscriber count mo kahit anong gawin mo. Mas mainam makipagpalitan ng subscribe sa Messenger kaysa sa mismong YouTube account o di kaya sa comment section nito. Ang pinakamabisa mong gagawin upang merong mag-subscribe sa'yo ay eto, makinig ka. Una sa lahat, dapat ang gagawin mong content ay patok sa mga tao, yung tipong laging hinahanap-hanap, at dapat sa ilalabas mong video ay matutuwa sila kung saan mapapapindot sila ng subscribe button. Kapatid, gumawa ka ng content kung saan masisihan ang mga audience mo dahil matik yan, magsusubscribe agad yan sa channel mo. Huwag na huwag mong gagawin ang mag-comment sa video ng iba para humingi ng hagtuhag dito. Uulitin ko kapatid, para mag-subscribe sa iyo ang isang tao, kailangan magustuhan nila ang video mo at matuwa sila sa content na gagawin mo. Yun lamang po. Pumunta naman tayo sa kung paano maging vlogger at paano tahakin ang buhay ng isang vlogger. Kapatid, ang pinakauna mong gagawin ay kausapin mo ang sarili mo o tanungin mo yung sarili mo kung para ka ba talaga sa YouTube o gagawin mo lamang ito para sa pera. May dalawang klase kasi ng YouTuber. Yung iba ay gusto lamang kumita ng kumita ng kumita ng pera dahil oo nga naman, napakalaki ng kita sa YouTube. At ang isa naman ay hobby o hilig lang talagang mag-vlog, hindi lang para sa pera, kundi para na din magpasaya ng mga tao. May mga YouTuber kasi na ginagawa lang ito para sa pera. Meron din naman mga YouTuber na ginagawa ito dahil sa kagustuhang magpasaya at kumita ng pera. So tatanungin kita kapatid, alin ka sa dalawang yan? So kung nasagot mo na yan sa sarili mo, ay lumipat na tayo sa ikalawa. Ang ikalawa, dito naman ay gagawa ka ng hakbang para matupad mo ang pangarap mong maging isang vlogger. Kapatid, tandaan mo, hindi lamang puro salita, dapat may halong gawa. Dito ay kakaharapin mo ang sarili mo dahil mag-iisip ka ng content na para sa'yo. Tandaan mo, hindi pwedeng halo-halo ang content mo. For example, mukbang ang iyong content. Lumipas ang isang linggo, lumipat ka ng motovlog. At lumipas na naman ang isang linggo, ay nagpalit ka na naman ng content. At yun ay ang documentary. Kapatid, mali po ang ganyang kalakaran dahil malilito ang viewers mo kung ano ba talaga ang papanoorin nila sa channel mo. Kaya naman dapat kang magkaroon ng isang content kung saan mananatili sila sa channel mo hanggang dulo. Dahil kung papalit-palit ka ng niche, ay nako, mawawalan ka ng viewers. Maging loyal ka hindi lang sa kasintahan mo, pati na rin sa content mo. Ikatlo, paggawa ng YouTube channel. Marami akong napapansin sa mga taong nagja-chat at nagko-comment sa mga video ko na ang pangalan ng YouTube channel nila ay parang ganito. Kapatid, tatanungin kita kung may mali ba dyan. Oo, wala. Pero kung iisipin mo, napakahirap kabisaduhin ng ganitong pangalan. Napakahirap hanapin ng mga ganyang channel. Kaya naman marami ang mga taong naguguluhan sa paghahanap nila ng channel ng isang YouTuber kung ganyan ang pangalan. Ang pinakadapat mong gawin ay simplihan lamang ang pangalan upang madaling tandaan ng mga tao, tulad na lang ng Jamil o di kaya Kong TV. Ganyan lamang po ang paglagay ng pangalan ng isang YouTube channel, hindi yung andami-daming abubot o di kaya mga design sa pangalan. Mahihirapan ang taong hanapin ka sa YouTube. So kapatid, tandaan mo yan. Ang ikaapat mo namang gagawin ay eto. Marami akong mga nakikitang nagsisimula pa lamang sa pag-YouTube ay nagkakamali na agad. So kapatid, saan? Eto yon.
sa pag-upload ng video sa YouTube. Dahil marami kang makikitang mga nagsisimula pa lamang ay puro mukha na nila ang nasa channel nila. Although channel nyo yan, yun talaga ang gagawin nyo. Pero alam mo bang dun pa lang ay hindi ka na magkakaroon ng views at subscriber? Bakit? Eto real to kapatid, hindi ka naman sikat sinong manunood sa'yo. Ang kailangan mong gawin ay maghanap ng trending issue o viral na mga pangyayari at gawan mo ito ng reaction o di kaya isang maliit na istorya at dyan ka makakakuha ng limpak-limpak na views. Kapatid, tandaan mo, hindi naman tayo tulad ng mga artista na kapag nag-vlog milyon-milyon na agad ang views dahil sila ay kilalang tao na. Papaano pa kaya tayong mga simpleng mamamayan lang? Ang kinakailangan natin gawin ay maghanap ng mga videong hinahanap din ng mga tao. Kapatid, tandaan mo, huwag puro ikaw ng ikaw. Haluan mo ng mga viral video at ako na ang nagsasabi sa'yo, magbuboom at magbuboom yung channel mo. Dahil ako, naabot ko ang 800,000 subscriber dahil sa isang viral video na nagpa-monetize sa akin. At ngayon kapatid, kita mo naman ng subscriber ko, napakadami na nila. Kapatid, baka ang technique na iyan ang kinakailangan ng channel mo. At ang huling-huli mong gagawin ay eto. Kapatid, sa pag-YouTube ay kinakailangan mo ng mahabang pasensya at pagtsatsaga dahil hindi agad instant milyonaryo ka. May mga YouTuber kang makikita na angat na sa buhay, sabihin na nating milyonaryo na sila ngayon. Hindi lang dahil yan sa YouTube, kundi dahil sa kanilang pagtsatsaga at pagpapapasensya. Kapatid, magtanim ka lang ng magtanim ngayon. Balang araw ay aanihin mo din yan lahat. Huwag kang mawawalan ng pag-asa dahil kung para sa'yo ito, para sa'yo ito. Kapatid, sa pag-YouTube ay hindi lang puro gawa ng content. Samahan mo na din ng pagdarasal para may gagabay sa'yo pangat. At uulitin ko, magtanim ka lang ng magtanim. Huwag kang susuko sa pangarap mo dahil kung para sa'yo ay para sa'yo ito. Samahan mo ng panalangin. So kapatid, yan ang aking munting salaysay. Sana makatulong sa inyo kahit papano. Hayaan mo kapatid, sa susunod na upload ko, ituturo ko kung paano magkaroon ng maraming subscriber. Kaya abangan nyo yun. So this is WinYT. Kita kit sa susunod mga kapatid. I'm out.